Tumod sa aking kalakot, kundi tumod lamang sa inyong pagkulaunaon sa inyong kalakuan sa pagkakulaw. Ako na wasun ang kaakulad sa pagtungod sa inyong inyarihan, sinagis sa makukihod kong pagsanyaw sa mayong nalika o pagumul sa aming lakman sa sumanong sa inyong sa among isip ganaw. Ya sa among basic official communities. Inaambot ka na si Maria among lahat sa kalungkot. Didi? Ambot, nakalimot ko. Ha? Thank you.
na huwag nilang kainin yung punong pinagbabawal na forbidden tree. At sabi ng Diyos, pwede niyong kainin lahat ng bumang kahoy sa inyong paligid maliban sa punong iyon. Huwag na huwag kayong lalapit. Yun ang bibig ng Diyos. Na para bang pinapaalala sa mga anak ang mga magulang, mayroon silang ipinagbibilin sa mga anak na huwag gagawin ng mga anak ang sinasabi ng mga magulang na dadalit sila sa kasamaan. Ganun magmahal ang mga magulang, nagbibigay ng paalala. Kasi kung ang magulang hindi niya mahal yung kanyang anak. Kaya, salamat sa mga magulang na nagbibigay lagi ng kanilang paalala sa kanilang mga anak. Ginagawa po ninyo ang inyong tungkulin. You do your job. Be a parent bilang magulang. So, ganun ang ginawa ng Diyos. Nagbigay ng paalala. Okay, bata na. Ngunit, sinuway ni Adan at Eva ang ipinagbibili ng Panginoon. So, ang unang kasalanan ng tao ay disobedience. Yung pagsuway. Kumain sila ng bunga na nila kainin. At dahil doon, sa kanilang pagkakasala, nalaman nila ang katotohanan. Nakita nila na sila ay hubad, walang damit, nahiya. At dahil nahiya, kumuha ng mga dahon para itakip sa kanila ang katawang hubad. Ang tao nagkasala, nahihiya, nagtatakot. Ikinahiya niya yung kanyang nagawang kasalanan. Para ipinapaalala din na minsan pag nagkasala yung anak, saan mo makikita yung anak? Nasa kwarto, nagtatago. Kasi takot yung anak. So nagtatago yan, tatawagin ang magulang. Anak, lumabas ka na dyan. Pinatatawad na kita. So lalabas yung anak. Hindi ng sorry sa magulang sa nagawa niyang kasalanan. Sila ay patadal ng tago. At doon, nagtanong ang Diyos, where are you? Nasaan kayo? Nasaan ka? Alam ng Diyos kung nasaan sila. Pero bakit nagtanong ang Diyos, nasaan ka? Yung tanong na yun, para bang ipinapakita at ipinapaalala, anong kalagayan meron ka? Ikaw ba ay nasa kalagayan ng kasalanan? Ikaw ba ay natatakot dahil may nagawa kang pagkakamali? So the question, where are you, is a self-reflective. Tingnan natin ang ating buhay kung tayo'y nabubuhay sa pagkakasala. Baka meron tayong pinihilihin sa mga anak. Baka meron kayong dapat sabihin sa nanay. Pero hindi nyo sinasabi. So this is our reflection. Anong uri ng buhay mayroon tayo sa ngayon? Ikaw lang makakasagot sa tanong. Hindi ko pwede sabihin na ang buhay mo sa ngayon ay hindi maganda. Wala akong alam.
ikaw lang ang makasasagot kung ang buhay mo ngayon ay nasa tama o nasa mali. Kung ang buhay mo ay nasa mali, itama. Kasi si Eva at si Adan nagturuan. Kasi Panginoon, tinukso ako, pinakain ako, binigyan ako. So nagtuturuan sila, they blame each other. Na nagyayari din sa atin, imbis na ituro natin ang dalili sa ating sarili at sasabihin natin, ako'y nagkamali. Ang ginagawa natin, itinuturo ang dalili sa iba, sila ang nagkamali. Ayaw natin tanggapin yung ating pagkakamali. Kaya tinatanong tayo ng Diyos, nasaan ka? Anong nagawa mo sa iyong pamilya? O pwede yung sabihin, bakit mo nagawa? May tiwala ako sa iyo. Bakit sinira mo yung tiwala? Mga kapatid sa pananampalataya, ang tanong ng Diyos ay patuloy na itatanong niya sa atin, anong klaseng pamumuhay may loob tayo sa ngayon? Sana lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Sana yung mga nasa panganib umalis na sa kadiliman bago mahuli ang lahat. So hindi nang tanong iyon, yun ay isang paalala. God is looking for us not to punish. Hinahanap tayo ng Diyos hindi para parusahan. Hinahanap tayo ng Diyos para ibalik sa atin yung nawalan pagmamahal. Ibalik yung dignidad ng tao. Kaya tayo hinahanap ng Diyos. Kaya niya tinanong, nasaan kayo? Darating ako upang yakapin kayo muli. Ganun po ang Diyos. Niyayakap niya ang mga tao nagkakasala. Ngunit, tayo ay may tungkulin para sa Kanya. At dahil sa ating kaalaman, nalaman natin ang mali at tama. We have conscience. Meron ng konsensya ang tao. After sinning, the conscience was activated. Matapos na magkasala, yung konsensya nagsasalita. Stand up there. Minsan siguro, pakinggan natin yung parang maliit na boses na nagsasabi, lumayo ka sa Kanya. Huwag mong gagawin yan. Para bang may nagbubulok sa atin na huwag natin gawin yung isang bagay ngayon sapagat ito'y makasasama. Pero minsan, hindi natin pinapakinggan. Tayo ang susunod. At dahil doon, nagagawa natin isang bagay na laban sa batas ng Diyos. So yung kanilang pagsisisi hanggang sa ituro ni Eva yung ahas. Sabi niya, Panginoon, dahil sa ahas na ito, ako'y nagkasala. So yung ahas ay tinawag niya nanunukso. That is the way of temptation. May tumutukso, may natutukso. Sana kapag naramdaman mo na may tao tinutukso ka,
at gusto kang dalhin sa kasalanan, lumayo ka na. Ang tukso ay parang isang aso na nakatali. Hindi ka makakagat ng asong iyon kasi nakatali kung hindi ka lalapit. Ganun po ang tukso. Hindi yan mananalo sa atin kung hindi mo gagawin. Kaya, ito yung isang karunin paalala sa atin. If there is temptation, we have to walk up. Umalis ka doon sa lugar na kung saan tinutukso ka. Umalis ka. At doon kaya mong patunayan na matatag ang iyong pananampalataya. Kasi hindi pwedeng sabihin, eh, Father, pasensya na, natukso ako eh. Hindi katwiran na ikaw ay nagpadala sa isang tukso. Kaya ito isang malaking panaisipan na alagaan natin ng babagisa. Kailangan, kung nakikita mo na nagkakamali yung kapwa mo, paalalahan na mo. At kapag nakinig sa'yo, nailigtas mo siya. You are the Savior. Kasi binigyan mo siya ng paalala, nailigtas mo siya. Pero kung sasabihin mo, ah, wala akong pakialam sa kanya, hindi ganun ang pagiging Kristiyan. Dapat mayroon kang pananakutan sa iyong kapwa. Kaya nga, ano yung dalawang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So yung pagmamahal sa kapwa, okay. Bye, bro. Hey.
Tomorrow, yeah, put them to you one, to you one, Andre.
kauna. Vlog, kung ano yung... Ha? Ilang mga ingkuran, nung grabe ko pang mga gara ng mga ingkuran. Ano nga yung apilo-pilo na ito? Ayo, pang beach. Yes. Daya-daya na mong gusto siya. Pinakaraming paggamit ng pangayon di wat na si Ipin pa saan? Ay, di wat ang parin ito? Ay, said mga agad may na-stall ba na maligya o pareha kang taluloy ba? Mga vintage, mga karaan-karaan, mga baro. Paliksikin mo ang mga kasulatan sapagkat sa pamamagitan nito ay magkaroon ka ng buhay. Alam mo, palit ko ka na. Shake. Dito ka tuntuan. Dragon fruit. Kailan ka ang dragon fruit? Dragon fruit, rasab yun. Four wheels. Saan may palitan din? Okay, dito ka. Avocado? At kumpleto. Oh, umbot pila na. Oh, tana ko. Ikaw video. Mer ka kan rich mo dapat. Thank you.
Jakohak. Jakohak pagbutang ni nana. Kakamang babon. Jakohak. Bali nang